Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Asenyero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan niyong tour guide, okay? The best, right on time, pleasant gentleman, true Pinoy, at alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Nas sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan, bumapatikos, bumabanat, walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno, nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmangsa nangyayari sa lipunan, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang. Cool ka lang. Ang ganda kako. Tira mo kako yung si Percy kako. Magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, pating ikaw man ay politiko. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Thank you.
Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Siyempre po ang ating pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pag-uusapan ngayong gabi. Sabayan po ay napapanood tayo sa live streaming natin sa FB. At sa mga nanonood ng ating palatuntunan, sa gawing kanan po meron tayong chatroom, maaari pong i-type ang mga reaksyon atin pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, dito po naman sa ating himpilan, meron po tayong text line. Maaari din po kayong tumawag, ho? Para po sa inyong mga reaksyon, ang numero po ay 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sex joke ni Presidente Duterte, idinipensa ni Roque. Pinapananagot ni Angel Locsin, mga kaibigan, ang DepEd na mga siraulo dahil po sa pambabastos sa kanya, ho? Na isinasali pa ang pambabastos sa mga module na itinuturo sa mga estudyante. Walang hiya, ano po? Sagang hayop-hayopan na mga tao rito sa gobyerno. Kahayop-hayopan na po eh. Kaya yung distance learning na yan eh, mga kaibigan, ipinatitigil na eh. Sipin ninyo, may kalamidad, ha? Pinagpipilitan ang pagpasok sa eskwela. O, distance learning nga, sa pamamagitan ng magagastos na ika nga po, eh mga tablet-tablet. Internet, wala naman palang ituturong magaling. Kahayupan pala ituturo ng mga animal. At eto rin pong mga taga-Ateneo, eh, mga estudyante, mga kaibigan, nagprotesta sila. Gumawa sila ng protesta at pumirma sila. Dahil po naman ito sa kwanho, ha? Pagiging inutil sa pagtugon dito po sa kalamidad. Itong particularly, itong Ulysses, ha? Itong bagyo na hanggang ngayon po eh, hindi pa yung humuhupa yung pinsala nito, mga baha at kung ano-ano, sa iba't ibang panig ng ating bansa. At habang sinasalanta ng bagyo ng Ulysses, habang binabayo ang Cagayan, yung pong mayor ng Tuguegarao, eh nagbe-birthday sa malayong lugar. Happy birthday! Yan po ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Si Kapersi Lapid, umabanat. Lapid Fire!
Sabi po nitong presidential spokesperson na si Roque, mga kaibigan, hayaan daw po natin yung mga kabastusan na biro. Pati ba naman sa kalamidad, nakukuha pa niyang magbiro ng kabastusan niyang Presidente Digong nyo? Ang sabi niya, ang mga Pilipino raw, nagbibiro din. Para daw, ika nga, mapagaang mapagaang yung kalooban pagkatapos ng kalamidad. Tarantado. Lapit, umabanat. Pinagsasabi mong hinduropot ka. Palain ninyo yung kabastusan ni Presidente Digong nyo na dinidepensahan pa nitong damuhong itong si Mantika Roque. Ang sabi niya, ang mga Pilipino raw dapat tanggapin yung mga sexist jokes ni Presidente Digong nyo sa panahon. Ito'y sinabi niya habang sila po ay gumagawa ng briefing tungkol sa pinsala ng bagyong si Ulysses sa Luzon, sapagkat yan daw ang paraan para tayo makaagapay sa sinapit nitong mga mamamayan, mga kaibigan. Ang sabi, hindi nyo ipagkakait sa kanya na dahil ang tinutukoy niyang kanya si Presidente Digong nyo. Na dahil sunod-sunod ang nakikita niyang trahedya, kahit papaano, humanap ng dahilan para magkaroon ng konting break from yung mga kalamidad ng binibisita niya. Ayun, mga kaibigan. Yung pala paraan ito, no? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong paraan, mga kaibigan. Kapag ka nagdadalamhati ang iba, namamatay, o nasa bingit na ng kamataya, magbibiro ka pa. Tarantado. At pati yung ugali ni Presidente Digong nyo, gusto ni Roque, saluhin nating mga Pilipino. At ganun din ang gawin nating ugali. Kaya mahal na mahal sila ni Presidente Digong nyo. Kasi lahat ng mga masama, mga kaibigan, basta pabor kay Presidente Digong nyo, mga kaibigan, mabuti sa panlasa nila yun. Napakasamang panlasa meron itong mga taong ito, no? Ang sabi, ugali na ng Pilipino na bagamat marami tayong pagsubok, sinusubukan pa rin natin na ilighten yung ating mga problema. Nalulunod na, bibiruin mo pa. Nasa bubong na nga, nakukuryente na nga, ilan na namatay . Sipin mo, daming patay ngayon sa bagyo, mga kaibigan. At ang daming nagsasabi, ngayon lang nila dinanas itong ganito kalaking kagrabing sakuna. Katulad ng bagyo, bumabagyo man, ito ang pinaka-worst, sabi nga nila, na nangyari. Pinaka-malala, na kanilang dinanas, mga kaibigan. Ultimo, matatanda. Di ba yung sa Bicol? Itong Bicol anya lagi na lang dito dumadaan yung bagyo pero ngayon lang kami nakaranas yung sinundan ng Ulysses. Ano yun? Pangalan ng bagyo. Mga kaibigan, di ba dalawa magkasunod dyan? Ngayon naman dito sa Central Luzon,
Ultimong Metro Manila, tayo po dito sa Metro Manila, mga kaibigan, pininsala nitong bagyong ito, si Ulysses. Pangalan pa lang, talagang katatakutan mo na, Ulysses eh. Di ba? Malakas talaga. So, sabi niya pa, so hindi lang naman po yan gawain ng ating presidente. Ibig sabihin, lahat tayo bastos. At lahat tayo, masama ang panlasa natin. Nakakakita na tayo ng mga taong, ika nga po nasa bingit na ng kamatayan ng mga tao, magbibiro ka pa, gagawin mong biro. Anong klaseng utak meron ito? Ito, yung ulo nito, kalbo na, pati utak, kalbo pa rin eh. Tarantado talaga itong Rocky na to, no? Mga kaibigan, ano? Sabi niya ang publiko raw, hindi dapat basahin ang anuman, ha? Na beyond the fact. Anong fact? Fact you? F-A-C-T ito di ba? Fact you. That Duterte supposedly just wanted to lighten the mood. Ba, hindi kami interesado dyan. Huwag ninyong itubibo ang taong bayan. Hindi kami interesado sa interpretasyon mo. Ang bastos, bastos yan. Di ba? Yung kabastusan, may oras yan. Ngayon, kung di ka na namimili ng oras, abay, baliw ka na. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Pwede yung sinasabi ni Roque pag nagiinuman tayo. Di ba? Hindi man tayo nagiinuman dito eh. Mga kaibigan eh. Ibig sabihin, hindi seryoso ito mga ito. Sabi ko nga sa inyo, parang ano yan, yung tama, tama yun. Yung mali, mali talaga yun. Kahit na anong panahon. Yung tama, tama. Yung mali, mali. Ha? Yung bastos, bastos talaga yun. Kahit nga sa kwentuhan eh. Tayo nagkukwento rin dito eh, di ba? Mga kaibigan. Pero hindi ako presidente. Na ako ang responsable, ha? Para ika nga po ay tulungan ko ang ating mamamayan. Yun ang tamang aksyon. Hindi yung bibiruin mo pa, tapos sasabihin ninyo, lahat ng Pilipino, ganyan. Ba, hindi, ikaw lang siguro. Diba, baka kayo lang sa gobyerno. Kamukha yung sa DENR. Tsaka yung walang yang nandiyan sa MMDA. Kababaing tao. Hindi nahihiya. Ha, mga kaibigan, walang kahihiyan. Akalain mo bumabagyo. Ha, nagpunta sa Manila Bay. Pagkatapos sinabi, matatag, ang matatag na lang daw, yung dolomite. Ah, matatag? Ayun, puntahan mo ngayon kung matatag pa rin. Di ba? Pagkatapos nung bagyo, nawala na yung dolomite. Konti na lang natire, mga kaibigan eh. Oh, benta nyo na lang yan. Yung natitira. Ha? Benta nyo na lang. Total katarantaduhan yung pinagagawa ninyo. Kayo nagme-make believe kayo eh, para kayong bata dinadaan niyo sa make believe. 'Di ba? Yung mga bata yung gumagawa ng paniwala, 'di ba? Sa sarili niya kasi ang gumagawa lang noon talaga bata. Etong mga ito hindi. Ang gumagawa walang hiya eh. Hindi naman bata eh. Pagka hindi ka bata, nagme-make believe ka, sasabihin mo na yung dolomite matatag, ha? Tapos wala naman, make believe, ano tawag mo ron? Walang hiya, di ba? Walang hiya ka. Kasi hindi ka naman bata, nagme-make believe ka, di ba? Ano nangyari ngayon? Ayun, wala na. Ngayon kayo lumabas, tapos buburahin ninyo yung inyong pinopost. Na-capture na kayo eh, di ba? Na-screenshot na kayo. Mga kaibigan,
Ito naman si Roque. Oh. Eh, Kwan, hayaan po natin, sabi. Bigyan naman natin ng pagkakataon na magkaroon ng light moment ang ating presidente. Ano malay namin? Gano'ng kahaba light moment niyan? Hindi naman namin nakikita yan. Kaya nga, hinahanap yan eh. Oh. Ano sabi pa yung sa mga nagtatanong, nasaan ang presidente? Ano sagot nito mga ito? Mga kaibigan, ang sama ng sagot eh. Oh, ang masama pa, yung naghahanap. Abay gago. Di ba gago? Bakit wala bang karapatan yung tao maghanap? Nasaan yung presidente? Hindi ba karapatan ng publiko yun? Gago ito, no? Si Roque, no? Walang yang, walang ya, mga kaibigan. Ha? Ah, may sinabi ito eh na ang pinasasama pa nila ngayon, gawa lang daw ng oposisyon yun. Alin? Ha? Ano raw? Hindi raw dapat tinatanong kung nasa ng presidente. Ano? Ano yan? Lahat kayo tama? Wala nang gagawing mali. Hindi nga nakikita eh, di ba? Kaya nga yung mga nag-report tungkol sa mga bilang ng nasawi, eh magkakaiba eh. Iba sinasabi ng National Defense. Iba sinasabi ni Roque. Iba sinasabi ng ibang agency, mga kaibigan. Hindi tugma-tugma eh. Sabi nga nung nabasa ko sa Kwan, nagtatanong siya, wala ba kayo anyang group chat? Di ba? Tama eh. Di ba kayo nag-uusap-usap? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ito, pinakamasamang hunta itong nangyari dito sa Pilipinas eh. Ang nagpapatakbo hunta, pero hindi coordinated. Mga kaibigan, yung hunta, pag nagpasya yan, kasi hindi na capable eh, itong bagyong sinasabi natin na ito, itong mga calamities na ito, ano ba na ipamalas ng gobyerno ritong kapasidad? Lalo na yung presidente. Ano na ipamalas niya? Ha? Na capacity niya bilang isang presidente. Mga kaibigan, oh, para maging pangulo ng bansa. Wala na nga eh. Wala nang kakayahan eh. From the very start, ito sasabihin ko sa inyo ha. Merong isang post sa Facebook mula dun sa account ng mismong pamangkin ni Presidente Digong nyo. Itong pamangkin niya, professional ito. Nasa Amerika. Mga kaibigan. Siguro, kumpara mo sa lahat ng nakapaligid kila kay Presidente Digong nyo, mas kilala nito. Diba? Kaya nga, hindi nila masagot ito kahit kailan eh. Mga kaibigan eh. Matagal nang nagsasalita ito. Pero ito, babasahin ko sa inyo yung kanyang post sa social media, sa kanyang Facebook account. Ang pangalan nitong pamangkin niya, si Noel. Babae ito. Ang spelling, N-U-E-L-L-E. Noel Duterte. Sa kanyang FB post, November 14, 2020. Nung 14 lang. Eh, 16 lang, 2 days ago, mga kaibigan. Ang sabi niya ito, on Twitter, sa Twitter niya, people were talking about Digong's performance after Yolanda and wondering why he can't seem to replicate that. Ha, sa Twitter daw, pinag-uusapan.
yung tungkol sa performance ni Presidente Digongyo pagkatapos ng Yolanda. At nagtataka kung bakit hindi ito maulit, ha? Hindi muling magawa ni Presidente Digongyo. Oh, many were impressed back then. Marami ang humanga noon, panahon ng Yolanda. Oh, sabi, but for those who still don't realize it, para sa hanggang ngayon, hindi pa rin matanggap, his Yolanda performance was simply that. Eh, para sa mga hindi pa rin matanggap, ha, at maniwala na yung kanyang performance sa Yolanda, ganun lang yun. Isang palabas, a show, sabi niya. They were already, kasi nung daw panahon na yon, they were already testing the waters. Sinusubok na nila, nagpapakagat na sila, testing the waters para sa kanyang pagtakbong presidente. Oh, they were already testing the waters for his presidential candidacy. Kung di ako nagkakamali, itong pamangkin niya ito, kundi doktor yata ito, o nurse, mga kaibigan. Oh, his Yolanda visit, yun daw pagbisita niya nung bagyong Yolanda, was meant to put him in the national spotlight. Para yun, siya ay mapabalita sa buong Pilipinas. Di ba? Yun ang ibig sabihin nun eh. Oh. Tapos sabi niya, he's not capable of real crisis management. Wala siyang kakayanan niya sa totoong sa katotohan ng para pamahalaan ang krisis. Oh. He doesn't know what to do. Hindi niya alam ang gagawin. Now, ngayon, sabi niya, he could delegate and get skilled people to do the job. Ha? Ngayon, anya eh, pwede niyang isalin yung kanyang yung pamumuno sa krisis, ha? At kumuha siya ng mga tao na gagawa nito ng trabahong yan. But even with delegating, he sucks. Kahit na sa pagpili ng mga tao wala eh. Mga kaibigan, yun lang, wala pa siyang kakayahan eh. Ang sabi ko, he appoints people he trusts. Nagtatalaga siya ng mga taong kanyang pinagtitiwalaan regardless of their knowledge and skills. Ha? Hindi base sa kaalaman, kakayahan. He was able to get away with doing the bare minimum in Davao because we really didn't expect much there. Kaya lang daw siya nakakalusot doon sa Davao sa pagdating sa pagtugon sa krisis, sa crisis management. Kasi yung mga tao ron, hindi naman palaasa. Hindi umaasa, hindi masyadong malaki ang expectation. And some people were sentimentally attached to his parents.
At yung ibang mga tao ron, eh, malapit doon sa kanyang mga magulang. Oh, so that colored their vision. O, kaya yun ang ibig sabihin eh, bumulag sa kanila. Ah, katumbas na ibig sabihin nun. Yun ang bumulag sa mga tao sa Davao. Ito, sabi pa, he's not capable of true compassion. Wala rin siyang kapasidad, ha? Na sa tunay na ano, compassion, yung parang ano yan eh, habag, di ba? O katulad ngayon, nagsasalita siya ng kabastusan, gayong ang mga tao, mga kaibigan, eh apat na araw nang di kumakain. Ah, kundi nakababad sa baha, nakasabit sa puno, at saka nasa bubungan, ha? Mga kaibigan, he's not really a common tao either. Oh, di ba yun ang paniwala natin? Siya ay karaniwan, katulad ng inakala natin nung una. Kaya kinampanya ko yan. Akala ko matino eh. Akala ko pagka nanggaling sa hanay ng pangkaraniwang tao, yung nakakaintindi, yung kumukonek, yung nakaka-relate, di ba? Nakaka-relate. Eh, akala natin tama na yun. Ito, malaking leksyon ito sa ating mga Pilipino. Ha? At itong mga taong ito, may, ano pa, may kapasidad pa na, ano, na baliktarin. Pinalilitaw pa nila ang mali tao. Ha? Yung naghahanap. Maniwala kayo sa akin, maraming madadala. Sigurado yan. Sigurado yan. Mga kaibigan. Eh, mabuti pa nga si Vice President Lenny Robredo, nakapunta ka agad dun eh. Sa Isabela, tsaka sa Cagayan. Eh, Isabela, ano rin eh. Lubog din eh. Sinasabi nilang dahilan, eh, kuan daw, kung ano-ano. Pero ang tunay na dahilan dyan, yung paghahasa sa ating kalikasan, yan ang totoo niyan eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Oh. Eh, may nagsabi sa akin na ang isa pang cause kung bakit lumubog yung Cagayan tsaka yung Isabela, sipin ninyo, lagpas bahay. Konti na lang yung bubong na nakalitaw, di ba? May mga lugar, lubog talaga lahat. Sipin ninyo yun. Naging dagat yung Cagayan at saka Isabela. Di lalong, kung nandun to si Nora, di nalunod to. Mga kaibigan, sipin mong lagpas bahay yung baha na yun eh. Ha? Eh, kwan nga eh. Yung hanggang dibdib ko lang, lunod na ito eh. Oh, mga kaibigan. Sabi sa akin, yun daw Cagayan River, siguro doon sa lugar na yun, sa, kasi yun ang dulo eh, yung Cagayan eh, doon sa Cagayan Province, yung dulo ng Cagayan River. Di ba minsan ay kwento ko nga sa inyo, na yung napuntahan ko yung Quirino Province, nung araw, napakaganda doon sa ano, nagtipunan. Ha? Nagdala kami ng showroom eh. Sa invitation ng governor dati ng Quirino. O eh, nakita ko yung sa, pinakita sa akin yung Cagay, yung bibig. Yung pinanggagalingan, yung kung saan nagsisimula yung Cagayan River. Doon yun sa Quirino Province. Mga kaibigan, tabi ng Isabela. Oh. Eh, ngayon, itutuloy ko lang itong sinasabi ni Noel Duterte. Hindi siya talagang karaniwang tao, common.
He's not really a common tao either, sabi niya. Kaya walang compassion. Alam niyo, doon ko na ano eh, ang isang tao na pagbata ka, di ba? Pagbata ka, naiintindihan mo ha, ito kaibahan ng bata sa matured ha. Pag nasa kabataang edad ka, ano eh, yung meron kang compassion eh. Di ba? Kahit na sabihin mong ano estado mo sa buhay. Kaya may mga, ano yan, maraming mga kabataan ganyan, may compassion yan. Kaya makikita mo ngayon, di ba, sa mga social media, mapapansin mo, pag dyan merong nagrabyado, kinukuyog eh. Ang gumagawa niya, mga kabataan eh, yung kulang sa pangunawa na tatangay agad ng emosyon. Mas mabuti yun kasi may compassion. Kaya lang mali, di ba? Mali. Nangihimasok na sa issue na hindi nila naiintindihan. Kasi nakita lang nila yung kaapihan. At isa pang ang tao para magkaroon ng compassion, yung nasa edad na, sapat na yung gulang, mga matured na ng mga tao. Nandiyan na yung mga walang compassion, di ba, na tao. Ito, kamukha nitong si Presidente Digong nyo. Totoo sinasabi nito eh, kasi nakita, ipinakita ito ni Presidente Digong nyo sa maraming pagkakataon. Baliwala sa kanya. Eh, katunayan nga, itong pinag-uusapan natin ngayon eh, dapat ka pa ba magbiro niyan? Ha? Para mailusot mo lang yung kabastusan, mga kaibigan, abay, dadakilain mo pa yung Presidente Digong nyo. Ha? Imbes na, sana hindi, iniwasan mo na lang sagutin eh. Kasi adding insult to injury, sabi nga, di ba? Mas lalo mo lang idiniin, tsaka iniinsulto mo na ang tao ng diretsahan. Wala kayong alam na gawin kundi ganyan, mang insulto. At ako'y naniniwala dito kasi totoo yung sinasabi. Hindi ko mo, kamag-anak niya ito. Kamag-anak niya, mas kilala niya nga naman ito sa atin. Di ba? Oh, mga kaibigan. Pero, yung sinasabi niya, tumutugma sa katotohanan. Tugma sa mga ipinamalas. Ah, di ba? Eh dito kay Presidente Duterte, wala namang magaling dito eh. Ha? Kundi siya. Ultimong Diyos, minuran yan, di ba? Oh, ano pa ang hindi niya kayang gawin? Mga kaibigan, yung pinakasukdulang di magawa ng tao, nagawa niya eh. Oh, may masukdulang pa ba ron? Mga kaibigan, oh, ang sabi nitong si Noel Duterte, he's an elitist at heart. Elitista yan. Ha? Oh, I say that, sabi niya, because I know where he comes from. Ang isang elitista ba, ugaling elitista, mga kaibigan, Ekwan, mahirap ba yan? Katulad ng sinasabi niya, galing siya sa mahirap. Ito magpapatotoo, kamag-anak nila yan eh. Hindi sila mahirap, di ba? Mga kaibigan, nagpapanggap lang. Mahilig to magpanggap eh. Di ba si Bongo, inutusan yan, magpanggap ka. Magpanggap kang oposisyon sa Senado. Hindi niya sinabing magpanggap, pero sabi, you act. Like an opposition. E di magpanggap yun. Hindi ka naman opposition eh. Papapil ka na opposition. E di magpapanggap ka. Di ba? Oh, mga kaibigan. I know where he comes from. Kilala niya eh. So, ang mga sinabing ito ng kanyang pamangkin mismo, sana kung hindi ho yan tumugma sa mga pangyayari, base sa mga pangyayari. Eh, tumugma po eh. Hindi mo ba, mga kaibigan?
Ngayon, tuloy natin ho yung sinasabing depensa nitong si Mantika Roque. Ha? Kasi nagsalita ng joke itong si joke daw yan. Pagpaligayin natin, totoong joke yan. Mga kaibigan na nagbiro, masama sa panlasa ho yun. Di ba yung pagbibiro, nilalagay sa lugar yan? Di ba? Kasi mababastos mo yung tao pagka ang pagbibiro mo ay wala sa lugar. Di ba? Oh, kausap mo, halimbawa, madre, magjojo ka ba ng kabastusan? Di ba? Yung kausap mo, ha, kaharap mo. Oh, yung example yun. Sa lugar, ha? Mga kaibigan. Oh. Eh, ganun ho yan eh. Hindi na nito nalalaman yung tama at mali. Wala nang pakiramdam eh. Ha? Wala nang sensibilidad, kung tawagin, mga kaibigan. Ano ba yung sinabi niya? Eh, sa katunayan eh, yung sinabi niya, matatandaan nyo. Kayo, nakikinig kayo, di ba? Last week ko lang yata, binanggit ulit yan eh. Di ba, yung kinukwento ko sa inyo na kausap ko si Rico Puno, yung singer, na namatay na. Oh, nakausap ko minsan doon sa bar niya. Kami ni, ipunta kami ro ni Jerry Up, yung unang bar niya dito sa may Vito Cruz. Ha? Sabi niya, eh, naninigarilyo ako sa labas, sumunod si Rico Puno. Ah, hindi, dito sa pangalawang bar na pala niya. Umupo siya ron sa table namin. Kasama ko pa si Ka Jerry. Oh. Eh sabi niya, sabi ko sa kanya, pare, may nagtatanong sa akin sa radyo eh. Kung daw pa yung Rico Puno, kasi nung panahon na yon, merong undersecretary na Rico Puno sa DILG yata yun. Oh. Eh, kapangalan niya, Rico Puno. Eh, may nagtanong ka ako sa akin eh, na kung yun daw bang undersecretary ng DILG at saka yung singer, iisa lang. Sabi ko, ang sinagot ko na lang eh, di ba ang undersecretary, kung tawagin yan eh, USEC, ha? Oh. Eh, sabi ko, yun yung nasa DILG, USEC yun. Ano yung USEC? Undersex. Ha? Undersex. Oh, sabi ko kay Rico, eh kako, yung singer, oversex. yung singer na Rico Puno, oversex yun. Kasi alam niyo naman si Rico, kung kumanta yan eh, puro kabastusan, di ba? Si Rico Puno, mahilig sa green jokes yan. Oh, kaya napapatawa. Yun, okasyon yun na pwede ka magpatawa, nag-e-entertain ka eh. Di ba? Oh, mga kaibigan, ba't entertainer ba si Digong nyo? Hindi naman eh. Di ba? Eh, tsaka wala sa trabaho niya yung magbiro. Nagbabasa ba kayo ng batas? Republic Act 6713? Ha? Ganyan ba nyo eh, pinipresenta yung pagmumukha ninyo tsaka mga sarili ninyo sa publiko? Yan na ba ang pamantayan ngayon na sa public service, public office? Mga kaibigan, ha? Lahat na lang pwedeng gawin. Mga kaibigan, ginaya niya lang ako ron eh. Ginamit yung joke na yun. Kesyo yun daw isa, yung si Velasco ba yun? Eh, undersex pa lang ako ngayon. I-appoint mo na niya akong secretary para hindi na ako undersex. Sa kanila, ano lang yun? Pulot lang yun eh. Di ba? Ako, kinuwento ko nung nakaraan linggo lang yata yan eh. Mga kaibigan eh. Baka dito pa nila napulot yan. Oh,
Tsaka yan, biro. Biro ba yung pagiging yung mga sexist jokes na yan, mga kaibigan? Eh, di ba maraming beses na niyang ginawa yan? Oh, yung mga kababaihan, eh, di ba kinukundi na nga siya dyan? Oh, eh, pati nga si BP Robredo nun, di ba? Biniro niya ng hindi maganda, di ba? Eh, nagagandahan siya. Sa totoo lang, may pagnanasa rin niyan kay Vice President Lenny Robredo eh. Oh, di ba? Hindi lang sumushoot, hindi lang nakakalusot yung drive eh. Lalaki kami, naintindihan namin yan eh. Hindi lang lumulusot yung drive niya. Di ba? Kay BP Lenny, akala niya, eh yung katulad niya noon, ang kaharap mo, disenteng tao. Eh siyempre, ma-o-open yun, pero hindi magpapahalata, di ba? Alang-alang sa posisyon nyo. Pero inaabuso niya eh. Di ba? Di ba? Pati yung binabastos niya yung legs, di ba? Ni BP Robredo sa isang occasion, mga kaibigan. Parang lumilitaw, binobosohan niya. Oh, hindi ba kabastusan yon? Oh, yung mga babaeng ano raw, komunista. Eh, pagka daw ano, biro daw yun ah. Pag nahuli raw, barilin daw sa ano, sa ari. Ha, yung mga babae. Papunta tayo dyan eh, mga kaibigan eh. Eh, ngayon, eh, ano ho, hindi maganda. Ito nangyayari na ito, hindi na maganda. Lokohan na to. Ha? Ngayon, paiimbestigahan daw yung mga, ano raw, yung mga mining, mga quarrying. Yan ang dahilan eh. Alam nyo, biblical yan ha. Kaya hindi mo pwedeng ano yan eh. Ako ano, yung bigyan ng katwiran. Doon at doon ka pupunta eh. Tanong nyo sa mga nagsipag-aral ng Biblia, iyang pagsira sa kalikasan, nakasulat ba yan sa Biblia? Nakasulat yan eh. Alam naman ninyo yung Isabela, yung Cagayan na yan. Nagsimula ang mga paglapastangan at paggahasa sa kalikasan sa laging, di ba? Sa illegal laging. Ang daming pinayaman niyang laging na yan dyan sa Cagayan, mga kaibigan. Eh, sumunod ngayon, mga nakalbo na, quarrying naman, tsaka mining. Di ba? Yun ang kasunod eh. Pag wala nang kakalbuin, yun na mismong bundok ang wawasakin, mga kaibigan. Kaya ito ang gante. At tsaka yung pagtatambak sa dagat. Kung tutusin nyo yung mga walang hiya dyan sa DNR, ha, na may nagpakana niyang dolomite na yan, dapat siyang kasuhan yan eh. Ha? Di ba sila mismo sumira sa kalikasan sa bundok sa Cebu? Di ba? Di ba pinagbabawal yan basta ka nalang kukuha ng basta mo nalang wawasakin yung bundok? Ha? Kukuha ka ng dolomite, tatambak ninyo dyan sa Manila Bay? Kundi kayong mga walang ya, di ba? Alam nyo yung reclamation? Matagal ako sa Japan, ilang ulit ko sinasabi sa inyo yan. Hindi ako dumanas ng baha dyan. Bakit? Nung panahon na, wala pa silang reclamation. Eh, ang Japan nag-reclaim eh. Oh, ayan na, sumunod. Ano yan ha? Hindi yan putol ng puno. Mga kaibigan, ang ginawa nila yung reclamation. Oh, kita ninyo, bumaha yung reclamation. Yan ang malakas na ano, nakalaban ng natin ngayon dahil siguradong babaha, 'di ba? Binibigay nating sentido common sense.
yung dagat, pag tinakban mo o tinabunan mo yan, yung tubig aangat. Di ba? Aangat yan eh. Subukan mo maglagay sa palanggana. Di ba? Aataw yung tubig pag nilagyan mo ng buhangin. O kung ano may tatambak mo, lupa, bato. Di ba? Aapaw yun. Yung tubig. Kaya nagkakaroon na tayo ngayon ng mga surge, di ba? Pag-apaw sa Manila Bay. Ngayon, nakalimutan itong mga gagong ito dyan sa Dolomite, dyan sa Manila Bay. Yung ano, yung lagyan nila ng malaking payong na kasinlaki, kasinlawak nung tinambakan nilang lugar. Kung 500 meters yan, eh ganun din kalapad yung payong nilagay nyo. Total make-believe yan sinasabi nyo. Hindi anya agusin yan. Eh ang nagsasabi, expert, as again sa walang natapos, na ang natapos lang kumain, si Antiporda, mga kaibigan, paano? Pagkakapirahan eh. At ang paliwanag na nila, make believe na. Isipin mo yan. Tapos natatanggapan ng iba. Dapat pinandidirihan na yung ganyan eh. Di ba yung batang nasusukol, subukan nyo. Di ba nakakahiya? Di ba? Alam nyo yung mga bata, pag nakagawa ng pagkakamali yan, eh, sa kahiyan yan, hindi aamin yan eh. Di ba? Pagpipilitan niya, pero naiintindihan nating mga matatanda, di ba? Na yung mga bata, ganun. Ganun lang pinalalabas nilang paliwanag. Sipin mo, bobo ka. Hindi ka naman nag-aral. Eh, nagsasabing masama yan. Yung mga scientist. Dalawa kaso niyan eh, dapat eh. Di ba may batas yan, huwag mo sisirain yung kalikasan, di ba? May mga batas yan ha. Bawal mo sirain ang mga ang pinsalain yung kalikasan. Dalawang beses nilang pininsala eh. Eh yung Dolomite, tinambak mo, makakalason. O di pininsala mo yung dagat. Oh. Pagkatapos yung bundok na tinabas nyo, pinagkunan nyo yung Dolomite na yan, winasak nyo. Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh tapos sa iyo, wala na. Yung Dolomite sa Manila Bay, wala na. Dapat, total, kalukuhan yung mga pinagsasabi nyo, make believe, abay, totoanin nyo. Sana nagpagawa kayo ng malapad na payong. Ha? Pinayungan nyo yung Dolomite para hindi naulanan. Ayun. Humulas tuloy, mga kaibigan, ha? Tinangay ng dagat. Yung sinasabi natin kanina, tanungin nyo yung mga nagsipag-aral ng Biblia kung di totoo sinasabi ko. Yung totoo, ha? Baka mamaya makausap nyo si Soriano. Bopol yan, eh. Ano yan, eh? Masama yan, pinagbabawal yan. Yung mga puno, di ba, nasa Biblia yan eh. Hindi ko lang alam kung anong version sa Biblia na huwag niyong sasaktan yung puno. Ha? Hindi naman necessary sinasabi, huwag kang puputol ng puno. Ang sinasabi, yung kung kailangan lang, di ba, kailangan. Eh dito walang habas eh. Pag nagtayo ng subdivision eh, lahat ng puno tanggal eh. Mga kaibigan eh, di ba? Oh. Diyan oh, sa Maynila, di ba? Tinanggal ni Erap yung mga punong matanda pa sa ano, sa Army Navy Club. Nauna pang naging puno kaysa Army Navy Club. Eh yung Army Navy Club, 100 taon na mahigit yun. Oh. Ano tinayo? Kasino, mga kaibigan. Bago tayo magpaalam sa radyo, sapagkat tayo po alas 10,
ng gabi hanggang alas 11 sa radyo. Pero huwag kayo alis dahil hanggang alas 12 po ng ating gabi ang ating programa, mapapanood tayo sa ating live streaming. Pero gusto ko munang ipaalam na yung pong ating pagtulong sa mga musician, 150 musician lang ho yun. Eh iba pinipilit pa rin. Hindi binabasa yung nakapose. Nandun na ho lahat ang detalye. Pinagpipilitan pa rin. Sinabi ko na nga kumpleto na. Ibig sabihin, pag kumpleto, tapos na. Diba? Eh yun ang hirap sa iba eh. Pinipilit yung sarili. Oh, sinabi ko nga, 100 nga lang yan eh. Oh, dahil sa maraming nagmagandang loob, eh, napaabot natin ang 150, di ba? At pangalawang bigay na po yan. Wala tayong magagawa kahit pagpilitan nyo yung sarili nyo. Unang-una, hindi ho kami gobyerno, wala kaming accountability. Wala kaming ninakaw sa gobyerno. Kaya, hindi ho nyo pwedeng ipagpilitan. Eh, para lumalabas pa ron, gusto pang ano eh, gusto pang ako pa ipahiya dahil hindi sila nakasali. Di ba? Eh, nakalagay ho doon eh. Basahin nyo mabuti. Ang hirap eh. Nabasa niya lang yung 1,000 eh. Hindi niya na binasa lahat yun. Tsaka yung 150 katao. Ha? Wala akong obligasyon sa inyo. Ginagawa lang natin ito dahil sa pagmamahal natin sa ating mga kaibigan na dati mga nakasama natin, di ba? At ngayon, nananatili yung iba kaibigan natin. Yung iba nga, hindi ko kaibigan, hindi ko kakilala, napasama dyan eh. Di ba? Kaya kung hindi ho kayo napasama, eh wala ho kayo magagawa ron. Di ba? Eh sabi ko nga ho, humingi ako ng paumanhin kung hindi kayo napabilang. Di ba? Kasi ho, 100, ina-announce ko yun eh. O una, hindi kayo nakikinig. Di ba? Pero pag pera, napapakinggan nila, nababalita eh. Di ba? Wag ho kayong ganun. Kasi lalo kayong hindi tutulungan kahit sa iba kayong magpunta. Di ba? O, eh, pasalamat na lang kayo kung di kayo nabigyan eh. Hindi ho naman namin obligasyon yun eh. Di ba? Ito'y awa lang natin sa ating mga kaibigan, mga nakasama, at alam ko ang sitwasyon ninyo. Wala naman nakagawa niyan eh. Hindi siya pinagyayabang ko. Ha? Walang nakagawa niyan ngayon. Sabi ko nga sa inyo, may mga iba dyan, nag-o-online ano sila, di ba? Fundraising. Sa kanilang sarili yun. Di ba? Yung kikitain nila ron para sa kanila, kung ilan sila, maghahati sila. Eh pero ito, hindi. Wala kaming ginambala sa inyo rito, di ba? Kung sino po lamang yung, kasi hindi naman 150 yung kakilala ko mismo. Marami ho dyan, di ko kakilala. Oh, eh hindi kayo napasama, eh sorry na lang. Di ba? Oh. Kahit pa ang priority natin ay senior na musician, mga kaibigan. Eh, pasensya na lang humingi kami ng paumanin. Eh, kung loloobin ho nang itaas, baka magkaroon kami ng pangatlong beses na pamamahagi. Pero hindi na namin alam kung aabot pa kami sa 150 o baka 100 lang, di pa kami umabot eh. Oh. Tapos na ho kami mamigay sa second tranche, naka 150 person ho ang na musician na ang nabigyan namin. Oh, yung iba nga hindi nga nagpasalamat eh. Oh, sipin niyo 'yan. Naka-post nga doon eh, i-text niyo lang kami kung nakuha. 'Di ba? Kasi ho, gusto namin masiguro na yung tulong nakarating. Ngayon, kung hindi nyo nakuha, kukunin namin ulit sa Palawan. Di ba? Sayang, ibibigay ulit namin sa iba. Yun lang ang hinihiling namin pagka ano.
Eh, wala na, tapos na yun eh. Natapos na ho kami kahapon. Eh, nabitin nga kami ng ilang araw dahil sa bagyo eh. Sarado yung, dalawang araw sarado yung Palawan, di kami makapagpadala eh. Mga kaibigan eh. O, natapos namin kahapon. Huwag kayong alis, mga kaibigan. Magpapaalam lang ho tayo sa mga tagapakinig natin sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ng ilang saglit. Oh. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arrogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko, at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.